Kabagali sa karimbasan na hirapan pagdating sa pagmaitir, halimbawa magbubuo tayo ng frame ng gate, yung mamaitir natin magkabilang dulo, at ang problema natin, pumipilipit. Halimbawa, maganda yung maitir natin dito sa kabilang dulo, pagdating sa dulo, pilipit na. Kung yan ang problema mo, panonoodin natin itong video na to at titingnan natin kung ano magagawa natin discard dito para maiwasan natin yung pilipit. Pero bago ang lahat, meron tayong mga shoutout at Wamus, is that you? Yeah, Lamo. Lamo. Eh, sample, sample. Lamo. Kung akala nyo ako yan, o yung magsayaw na lang tayo ng Labo. Shoutout mo na, puro kalukuhan. Yun, shoutout sa mga kabahal natin dyan na si Maria Pajares at kay Gawang Bahay at kay BJ Welding Works at kay Sel Shergao Palayag, kay Noel Abla, kay Jacksap Din, kay Noel Sagaino Santa Maria Bulacan, kay RJ Bagni ng Ilocos Sur. Yan, at si Gawang Bahay, ha, Ilocos Sur din yan. At shoutout din sa mga kaibigan nating channel dyan, si Jonathan Hyson. Ayan, mga kabakal, pasupport na lang din ang mga channel nila. At kay Kakubit Channel, ayan. At si Bersil Metalworks and Tips, ayan, meron din tayo makukuha mga tips dyan, kaya support din tayo mga kabakal. So yun, ikaw, si Kyle pala may shoutout, bago natin makalimutan, may shoutout pa pala si Kyle. Wow. Shoutout kay Nanay Berta ug Tatay Boy diha sa kabatang Alicia Bohol. John, magaling na mag-shoutout si Kayla. May nakapanood ng Lamo. So yun, magandang araw mga kabakal. At ang tatalakayin natin ngayon kung paano natin emiter yung magkabilang dulo kung halimbawa magbubuo tayo ng frame ng gate at para maiwasan pagkapilipit. Tulad nga ng sinasabi ni Alonso Django ng Cagayan de Oro. Shoutout na rin sa iyo, Idol. At request lang, Idol, saon pagtungod sa 45 degree nga tubo, 3 meters ang taas para dili malubag. Ito nga yung sinasabi niya na paano daw mag-maitir ng tubo, 3 meters ang haba. Para maiwasan daw natin yung paglubag, ibig sabihin yung pagpilipit. So, ano kayo maganda? Magbisaya tayo o magtagalog tayo? Tagalog. Marunong kang magbisaya, hindi? Ano mo, magtagalog na lang tayo. Yan, hindi pala marunong magbisaya to eh. Yung nirequest na sa atin, kung daw siya ng gate, 3 meters ang haba, pumipilipit daw yung pagmaitir niya magkabilaan. Kasi po 45 natin yung magkabilang dulo, pumipilipit daw. Kung ito ang problema mo, hindi ka nag-iisa. Problema ko rin to dati. Kaya ito ang gagawin natin ngayon. Ito ay papakita namin sa inyo kung paano natin maiwasan yung pagkapilipit niya. So ayan, una-una, ang available natin dito, meron tayong didos na tubo. Kaya lang, medyo maiksi lang siya. Ayan. So wala siya sa 3 meters. Ayan. At unang-una, halimbawa po, pagpalagay natin yung tubo natin buo pa, ang isang buong tubo, 6 meters yan. Ngayon, ipagpalagay natin, ang gate natin na bubuuhin is 3 meters by 1 meter. So, para rin makatipid tayo sa materialis natin, huwag natin siyang putulin. Halimbawa, susukat ka ng 3 meters, guhit, tapos putulin mo ng pantay. Huwag natin gawin yon. So, ibig sabihin, pwede tayong kumuha ng 1 meter, susukat tayo ng 1 meter, dun sa lapad niya, 1 meter, halimbawa, 1 meter by 3 meters, halimbawa lang. So, susukat tayo ng 1 meter. So, pagpalagay na lang natin, 1 meter yan. Huwag nating putulin din ng pantayan. So, ibig sabihin, idiretso na natin 45 yan. So, kung may cut-off tayo, wala lang sana yan, babagsakan lang natin sana yan, 45 na yan. Basta nakaset up ng 45 yung cut-off natin, okay na yan. So, ngayon, ang gagamitin natin is angle grinder lang. Ang discarding naman dyan, ituturo ko na rin sa inyo dito para makatipid tayo sa materialis natin. So, guhitan natin ng pantayan. Ayan. May guhit na tayo dyan. Ayan. Ngayon, dahil 50mm yung tubo natin, kuha rin tayo ng 50. Siyempre, guhitan din natin siya ng pantay. So, meron na tayong mga tutorial dyan about sa paggawa ng pattern dito. Pwede nyo balikan, pero ito, ituturo ko na rin dito. Siyempre, wala pa tayong pattern dahil bago pa lang, mag-umpisa pa lang tayong magka-cut. Ayan, ganito lang ang paggawa niyan mga kabakal. Sana masundan natin itong video na to at makakatulong din sa para sa atin to. Ayan, meron na tayong dalawang guhit dyan dahil 45 degree naman ang gagawin natin. Kaya, ibig sabihin, ikakat natin siya ng kung gaano kalaki yung tubo natin. Pangalawa, hahanapin natin yung dugtong ng tubo.
Yan. Ito ang pinaka-importante, mga kabakal. Kasi ito yung reference natin para maiwasan natin yung pagkapilipit. Ayan. So, tingnan natin yung dugtong niya. Kung nasaan. Ayan. So, ayun. Ito. Ayan. Kung makikita nyo, ayan yung dugtong. Ayan o. Parang may pinag-weldingan. Ayan. Yung dugtong na yan, pantay kasi yan hanggang dun sa kabilang dulo. Kahit gaano kahaba ang tubo na yan, yan na yung dugtong niya. So, kailangan lang, lagyan natin ng marker to para wag na yung maligaw. Yan. Okay. So, ayan na, may marker na tayo. So, yung marker na yan, kailangan nakasintro tayo dyan. Yan. So, yan ang yung dadalhin natin dito sa ikakat natin. So, ibig sabihin, ito yung gitna niya. Yan. Okay? So, nasundan ba natin? So, yan na yung ikakat natin. Yan. Papunta dun. Sa kabila. So, markingan din natin yung gitna nito. Ayan. Ito. Yung kabilang dulo naman. So, mayroong gumagawa ng ano nito, yung mga gumagawa din ng vlog nito, at sinusukat nila yung papel na ganun, o kaya yung liha, tapos kinukuha nila yung gitna na yun, halimbawa 50. Yan. Pwede nyo rin panoorin yun, tama yung mga procedure na yun. Yan. Tapos, kinukuha nila yung gitna, tinutupi-tupi lang ganun. Maraming gumagawang vlog na ganun. Ang sa akin dito, diretso tayo. Yan. Diretso tayo dito sa atin. Yan. Ayan, o. Oh. Nakita nyo, may layout na tayo dyan. Yan. Ganun ang pagputol. So, ibig sabihin, pag pinutol natin yan, ibig sabihin, naka 45 na kaagad. Di ba? Wala na tayong putulin mo sa napantay, putulin mo siyang pantay, hindi na natin gawin yon dahil pagka pin-45 natin, tatapon mo na to. Dito, makakatipid ka sa materialis kasi pag pinutol mo 45 yan, pagka pihit nyo, pinagpartner mo yan, yan na yan. Wala kang tapon dyan. Okay, katingin natin. So, pag pinagpares natin yan, ibig sabihin, mayroon na tayong frame. Hindi naman 100% na lapat yan. Mayroon pa tayong hasain dyan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, dagdag ko na rin sa inyo kung paano natin hasain yan para lumapat. Ayan. So, tingnan natin mong eskwala. Check natin yung eskwala bago natin siya i-pattern. Dapat eskwalado na. Ayan. So, mayroon konti. Ayan, mayroon tayong hasain konti. Ngayon, dagdag ko dito mga kabakal, ang paghasa niyan. Dahil cutting wheel lang yung gamit natin, itong lock ng cutting wheel, pasok natin sa loob. Yan. Pagayan siya. Huwag natin siyang hasain na paganon. Paganyan, para siguradong lapat tayo. Pero, paalala ko sa inyo mga kabakal, ito, delikado rin to. Kaya, hanggat maaari, lagi kong pinapaalala sa inyo dito na pagka-grinder ang hawak natin, dapat presence of mind talaga. Lagi nating iisipin na grinder ang hawak natin. Napakadelikado to. Kaya, siguraduhin nyo rin yung gamit yung cutting wheel na matibay. Ito. Yung cutting wheel ko, ayan. Hindi sponsor yan. Ni Casa, pero baka naman ni Casa. Ayan, no? Oo. Oh. Huwag nyo rin kalimutan na maglagay ng guard sa grinder nyo, ha? Okay, tingnan natin yung eskwala niya. Kung nasa eskwala na. Oh, come on. Ayan na, eskwalado na. So, ibig sabihin, nasa tama na yung may tier natin. Ngayon, kung nasa eskwala na siya, ang gagawin natin, yung ginamit nating liha kanina, ito yung gagawin nating pattern para meron na tayong pattern para sa 45 degree. Okay.
Ayan, ito, na-pattern na natin. Ayan. So, bago natin tanggalin siya sa pattern dyan, lagyan na rin natin ng marker yung pinakadulo niya. Tsaka dito, pinakakilikili niya. Ayan, markingan na rin natin para di tayo maligaw. Yung pinakagitna, ibig sabihin, pinakagitna. Ayan. Dito, ayan, ganun din. Ayan. Ayan. Dapat importante yung marker na yan kasi pag minarkingan natin yung tubo, itatapat natin yan, yung marking na yan, ibig sabihin, yan yung pinakasintro niya, walang pilipit yan, hindi pipilipit yung miter natin. I-miter naman natin yung kabila. Tapos bubuhin natin kung talagang hindi ba pipilipit. Yan. So, markingan natin to. Yan, yung pinakadulo niya. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, nasa gitna yung ano, yan, yung dugtungan ng tubo, nasa gitna, ayan, nakikita. Kitang-kita yung dugtungan ng tubo. So, pagdating dito, sa kabila naman siya, nasa ilalim naman. Dito, sa kilikili naman siya. Ayan. Baka hindi makikita. Kaya minarkingan natin dito, dahil yung gatla niya nandito. Ay, yung dugtong niya nandito, sa ilalim. Kaya, ayan, may marker tayo dyan. Kailangan lang, nasa sintro yung marker natin pag tinayo natin yung tubong ganyan, pag nilapat natin. So, pwede nyo rin namang pitikan yan. Kung meron tayong pitik, pwede nyo rin pitikan yan. Sigurado yan. Diretso yan. Alam nyo ba yung pitik, yung ginagamit ng karpentero? Yung ginaganon? Yan, pwede nyo rin gawin yun. Sigurado yun. So, ito sa atin, manumano yung sa atin, ayan, titingnan mo lang yung, ayan, yung marker niya, ayan o, oh, yan. Itayo mo lang siya yung tubong ganyan, kailangan nasa gitna yung marker. So, siyempre, markingan mo rin dito. Yan. Markingan mo rin yung gitna dito. Ayan, may marker na tayo. Diyan, itapat natin yung pattern natin. Ito. Yung pattern natin na to. Yan. Kaya may marker yung pattern natin dahil yung marker dito tsaka dito, yan ang magtatapat. Ayan, o. Oh. May layout tayo dyan mula sa dulo, 3 meters, ayan. Tapos yung gitna ng tubo, may marker na rin tayo, may layout na rin. Tinapatan natin doon sa pattern. So, ibig sabihin, yan na yung cut natin. May pattern na tayo, di na tayo mahirapan mag 45 dyan. Yun. Alam nyo kasi mga kabakal, dati, at lahat naman tayo, dumaan din tayo sa mga ganitong nahihirapan sa umpisa. Pero lahat naman ng paraan, magagawa natin yan. Paano mapadali yung trabaho natin? Kaya nga ang trabaho natin na to, ito nga yung sinasabi nilang walang katapusang pag-aaral. Kasi tulad yan, yung project natin ganito. Napag-aaralan na natin siya kung paano natin napabilis yung trabaho niya. Sa susunod na project natin, iba naman. Iba naman yung itsura. Kaya pag-aaralan na naman natin yun kung paano natin papabilis yung trabaho. Ay, so cut na natin. Puro tayo dal-dal eh. Ah. Okay. So, ito na yung frame natin. Subukan natin ngayon buuhin kung hindi nga ba siya pilipit. Yun, eskwalado. Oh, yan yung miter natin. Yan. Oh, tingnan natin kung may awang. Yan. So, yan, wala. Oh, walang awang. May kita natin, lapat na lapat. Kabila.
Dagdag ko rin kabakal pagka nagbuo kayo ng mga ganitong frame, lalo na pag mga frame ng gate. Buuhin nyo sa, dapat may working table talaga kayo. At halimbawa, gawa kayo isang buong plywood. Pwede na yun, kaya na yun. Kasi pagka wala kayong working table, at mag-a-assemble kayo, magbubuo kayo ng frame, gagapang-gapang kayo sa lupa, mahihirapan kayo. Hindi nyo makikita yung pantay o pilipit. Isa rin yun sa mga diskarte kung paano natin gawa siya na walang pilipit. At pantay. O yan, eskwalado, parehas. O. Okay. Yan. So. Ayan, hindi naman natin siya nabuo na frame talaga kasi yan lang ang materialis natin pero lapat yan . Yan. Lapat. Ibig sabihin, pag diniinan mo dito, kaya dito, wala siyang, hindi siya pilay. Lapat na lapat. Hindi pilipit yung pag-miter natin, pagbuo natin, tapos yung cut natin, lapat na lapat na rin. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin, hindi tayo mahirapan mag-pull wheel dyan. Ayan. Ayan. Kung silipin natin siya dito, ayan, pag tinutukan natin yung ito, hindi mo makita yung nasa kabilang dulo. Ayan. Ayan, oh. Andiyan pa si Toyin, oh. Toyin! Hey! Andiyan ka pala. Ayan, kasi kung pilipit yan, makikita natin, ayan, pagka sinilip natin to, mapapansin natin nakausli na yung kabilang dulo pag pilipit. Kaya importante pa rin yung may malalapatan tayong lamesa. Yan. Okay. So yun, hanggang dito na muna tayo mga kabakal at sana nasundan natin itong video na ginawa namin ngayon at maraming salamat nga pala sa lahat ng mga supporters kay Kuran Works at sa lahat ng mga walang sawang nanonood ng mga video namin at kita-kita po tayo sa next video. Kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo sa baba at magagawa natin ang paraan yan. Babu! Lamok!